Another message for you, Aquarius. Wow, good fortune, mga kapisi. So, pwedeng guys na isa sa mga choice na pipiliin nyo sa buhay ay magdadala ng magandang swerte sa buhay nyo, mga kapisi. Okay? Sometimes ganun, no? May mga choice tayo na hindi masyadong kagandahan. Sometimes, nagkakaroon ng mga mistakes, no? Sa mga napipili natin sa buhay. But that's okay kasi may mga lessons din naman tayong natututunan dun sa bawat choice na pinipili natin. Hello guys, hello Aquarius, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is Messages from the Universe. Para ngayong April to May, mga kapixie, para sa Aquarius, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. General reading lang guys, pwede mag-resonate, pwede hindi, combination ng positive and negative energy. Comment down below mga kapixie if feeling nyo naka-resonate kayo sa mga mensahe para sa inyo. So, yung first message, guys, we have choices, no? Make the best choices. So, ibig sabihin, maganda itong ano, guys, no? Pangitain or a very significant message. Kasi pag may choice kayo, ibig sabihin, pumapasok din yung mga opportunities sa buhay nyo, okay? And kapag pumapasok yung mga opportunities, guys, ibig sabihin, wala kayong masyadong blocks or wala kayong masyadong balakid sa buhay nyo. So, ito yung magandang pagkakataon, mga kapiksi, para i-assess nyo yung mga opportunities na kumakatok sa inyo, guys. And pili kayo kung ano yung feeling nyo, best choice para sa inyo. Syempre, at the end of the day, guys, kayo rin naman yung mamimili, diba? Kayo pa rin yung masusunod kung anong gusto nyo mangyari sa buhay nyo. Ang maganda lang is, at least, meron kayong pagpipilian. And pagdating naman sa pagdidesisyon, guys, timbangin nyo lang, syempre may mga pros, may mga cons, di ba? Kung saan mas maraming nakaka-benefit, mas maganda kung hindi lang yung sarili nyo, yung kinoconsider nyo, pero pati yung ibang mga tao, like yung mga family and loved ones nyo, mga kapiksi, okay? Pero whatever that may be, guys, always pakinggan nyo yung sarili nyo kasi kayo naman yung importante sa inyong physical reality. Okay? So, comment down below, Aquarius, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Another message for you, Aquarius. Wow, good fortune, mga kapiksi. So, pwedeng guys na isa sa mga choice na pipiliin nyo sa buhay ay magdadala ng magandang swerte sa buhay nyo, mga kapiksi. Okay? Sometimes ganun, no? May mga choice tayo na hindi masyadong kagandahan. Sometimes nagkakaroon ng mga mistakes, no? Sa mga napipili natin sa buhay. But that's okay kasi may mga lessons din naman tayong natututunan dun sa bawat choice na pinipili natin sa buhay natin, mga kapiksi. You just have to be accountable. And then sometimes din naman, mga kapiksi, may mga choice tayo na talagang sinuswerte talaga tayo, guys, no? And yung swerte naman, guys, is a state of mind. If palagi nyong iniisip na swerte kayo, and yun dapat yung talagang palagi nyong dapat isipin, guys, na swerte kayo, okay, para mas lalo talaga kayong swertehan sa buhay nyo. And i-affirm nyo lang, guys, na swerte kayo, everything is always working out for you, diba? Para whatever yung choice na mapili nyo, talaga maging pabor sa nyo yung magiging resulta, okay? So ito, guys, i-mind-mind nyo na yan. Sa comment section, diba? Mind swerte, mind good luck, mind good fortune. Everything is always working out for me. Pabor palagi sa akin ng sitwasyon. Palagi ako sinuswerte. Yan. I-comment yan sa comment section, mga kapiksi, para talagang swertehin kayo sa mga decision nyo sa buhay nyo. Alright? Okay. Another message for you, Aquarius. Creative wonderment, guys. Follow your passion. Ito, gustong-gusto ko to. Gustong-gusto ko yung image ng card na to, guys. Kasi, kung mapapansin nyo siya, marami siyang, etong staircase na to, mataas yung, ano niya, yung hanggana niya. So, ito yung nagre-represent ng goals nyo sa buhay. Etong tuktok na to, etong taas na to, yan yung ibig sabihin yan. Kumbaga, parang, na-reach nyo na yung peak na gusto nyong maabot sa buhay nyo. And, kung ano yung gusto nyo, sundin nyo, mga kapiksi. You just have to take one step at a time towards your goal, towards your desire, all day, every day, mga kapiksi.
every day, no, binibigyan kayo ng chance ni universe, ang pagkakataon to live the life that you want. How do you spend your day, mga kapiksi? Paano mo ginagastos yung araw-araw mo sa pag-iisip? Iniisip mo ba yung mga problema mo, yung mga complain mo, yung mga kahirapan mo? Or mas iniisip mo yung desire mo, yung goals mo, yung mga pangarap mo? Ganun lang kasimple, guys. If you are spending your day na palagi ka nagre-reklamo, palagi ka namamroblema, you're wasting your opportunity. Okay? Pero kapag palagi mong iniisip yung desire mo, yung goal mo sa isang araw, you are investing it properly. Okay? So, waste, diba? Waste, sayang versus invest, diba? Ano sa tingin nyo mas maganda? Syempre, dun tayo sa invest, mga kapiksi, kasi may return yan. Okay? Yung tinatawag na ROI, return of investment. Sa future nyo yan, ma-experience, mga kapiksi. Okay? So, yeah. Comment down below, guys, if naintindihan nyo. And, sana naintindihan nyo. Alright? Another message for you, Aquarius. Go with the flow, mga kapiksi. Let things happen. Let things happen naturally. Huwag nating kontrolin, no? Kasi hindi naman talaga natin makakontrol yung mga bagay-bagay sa buhay natin, sa sitwasyon natin. You just decide, you just declare kung ano yung gusto mo. You focus on it. Focus mo yung attention mo doon. Don't ask how or when. Huwag mong itanong kung kailan or paano mangyayari. It's not your job. It's the universe's job to give you your desire. Ang goal mo is i-declare mo kung ano yung desire mo, mga kapiksi. Alright? And the universe will do the magic for you, mga kapiksi. So, let go of control kasi hindi nyo naman talaga makakontrol yung mga bagay-bagay sa buhay nyo. Okay, and another one, Aquarius. Confrontation, pick your battles wisely. Guys, hindi lahat ng bagay, hindi lahat ng issue sinasawsawa natin, no? Dapat merong mga pangyayari or events sa buhay na kadedma-dedma lang. Huwag nang pagsayangan ng attention, huwag nang pagsayangan ng energy because it's a waste of time, it's a waste of energy. So pick your battles wisely, mga kapiksi. Kung may namarites kayo, kung hindi naman kayo guilty, di ba? Kung hindi naman totoo, dead ma lang. Pero pag kayo mga under the belt na, di ba? Yung mga below the belt pala, under the belt tuloy. Yung mga below the belt na, na kailangan pwede nyo naman gawa ng legal na action, gawin nyo, abay, para matuto rin sila ng leksyon, di ba? So, yeah. And then, another message, Aquarius. Seek clarity, mga kapiksi. You know, ito ay, hindi naman ito makaka-resonate lahat, sa inyo lahat, pero if in case naka-resonate kayo, guys, baka naguguluhan kayo, may mga bagay na bumabagabag sa inyo, mag-research kayo, magsaliksik kayo, mag-meditate kayo, magdasal kayo, mga kapiksi, so that you can find answers na deserve mo naman sa buhay mo. Alright? So, yeah. Comment down below, guys, if feeling nyo naka-resonate kayo siya. Tingnan natin tong additional na mensahe sa inyo, Aquarius. Shuffle natin to. Habang sinashuffle ko to, guys, panoorin nyo muna tong video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixietaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon.
Alright, so sabay-sabay tayo guys, magpayaman ngayon 2024, mag-avail na kayo ng course guys kasi sobrang ganda talaga niyan. And good news mga kapiksi, dahil ngayong buwan ng April, no, meron tayong promo, magbibigay ako ng 200 pesos na discount sa lahat na mag-avail ng course guys until April 30, kaya mag-avail na kayo guys, sobrang ganda talaga niyan. And meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayo guys na mga specific na gusto nyong i-manifest, pwedeng love and relationship mga kapiksi, pwedeng money or career, pwede kayo magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo guys ng email sa pinipiksitaro@gmail.com. So, ito yung additional na message for you guys. Close up natin. Yan. We have patience. Create a place in nature's stillness and be renewed. Take time alone to find balance. Step confidently toward your purpose. Patience will bring you reward. So guys, yung patience, salitang patience, no, kailangan natin ng maraming ganyan, especially if nagbibuild tayo ng foundation sa buhay natin, if gusto natin maabot yung mga pangarap natin, yung mga desires natin. Kasi especially if you are coming from a negative place, if you are coming from lack, diba? In short, malalaman mo naman guys kung saan ka nang galing versus saan ka pumunta, 'di ba? Pupunta. So let's say for example, buong buhay mo mahirap ka pero gusto mong yumaman. Pwedeng-pwede naman. Pero nakita mo naman yung effort, kailangan mo talagang effortan, hindi lang sa physical reality mo, hindi lang sa pagdadasal, pero kailangan mo ring effortan yung positibong mental diet mo para ma-reprogram yung subconscious mind mo mga kapiksi, okay? And then kailangan mo ng isang damakmak, isang galon, isang drum na pasensya kasi hindi naman instant 'yan. 'Di ba? Pag kayo magbibiyahe kayo, 'di ba? Let's say for example, parang travel lang 'yan mga kapiksi. Pag mas malayo yung travel mo, syempre mas marami yung, mas mahaba yung travel time mo, di ba? Kailangan may baon kang snacks, kailangan may baon kang energy, kailangan may baon kang pasensya, di ba? Kasi mapapagod talaga ikaw. Pero kung ang biyahe mo, nandyan lang sa kabilang kanto, sa kabilang barangay, di ba? Walang ka-effort-effort, napakalapit lang. Ganun yung gusto kong ipaliwanag sa inyo. Mga kapiksi, na when it comes to your destiny in life, kung alam mo na malayo, malaki yung travel time mo, you have to be patient, no, ng mahabang mahaba. Kailangan mo yun. So in short, huwag kayong maatat guys sa mga manifestation nyo, sa mga desires nyo. Magbaon kayo ng maraming pasensya, no, hanggang sa marating nyo yung destination nyo. Ang importante guys is huwag kayong susuko, no? Kasi pag sumuko kayo, wala na, game over na. Alright? Comment down below guys if naintindihan nyo, and sana naintindihan nyo mga kapiksi. And yung mga pinapamind-mind ko sa inyo guys, imind-mind nyo sa comment section. Deserve nyo talaga yung mga swerte na yan guys. Ito yung ating mga pampaswerte subliminals. Pakinggan nyo para talagang umasenso kayo mga kapiksi. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe guys and click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing and subscribing, and see you again next time. I love you all guys. Have a nice day. Bye-bye.